Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hee! Si Ryan Carter Poston ay isang gwapo at promising attorney mula sa Kentucky, United States. Sa edad na 29, si Ryan Carter Poston ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang kondo noong October 12, 2012. Siya ay pinatay ng kanyang dating kasintahan na si Shayna Ubers. Namatay si Ryan matapos siyang barilin ng 6 beses. Ano nga ba ang nagtulak kay Shayna upang gawin ang karumaldumal na krimeng iyon sa kanyang dating kasintahan? Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na sinapit ni Ryan Carter Poston sa kamay ni Shayna Ubers. Kill County 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense. What did you kill him with? A gun, a loaded gun in the house. I'm standing about 10 feet from his dead body. Si Ryan ay pinanganak sa Fort Mitchell, Kentucky noong December 30, 1982. Ang kanyang mga magulang ay sina Lisa at Jay Poston. Si Ryan ay panganay at nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid. Lumaki si Ryan mabait, outgoing at protective na nakakatandang kapatid. Lumaki si Ryan sa kilala at well-connected na pamilya. Ang kanyang ama, tiyuhin at lolo ay pawang mga abogado. Ngunit bata pa lamang si Ryan ay nag-divorce na ang kanyang mga magulang. Hindi naman naging hadlang ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang upang maging close si Ryan sa kanyang biological father. Muling kinasal ang ina ni Ryan na si Lisa kay Peter Carter. Pinalaki naman ni Peter si Ryan na parang sariling anak at kalaunan ay naging close din si Ryan sa kanyang stepdad. Isinantabi ni Lisa at Jay ang kanilang mga pagkakaiba at sa mga bakasyon ay nagkakasama-sama ang kani-kanilang mga pamilya upang bigyan ang kanilang mga anak ng isang stable at masayang pamilya. Sa katunayan, noong si Ryan ay tumanda, legal na pinapalitan ni Ryan ang kanyang pangalan upang makuha niya ang last name ng kanyang stepfather upang gawin iyong kanyang middle name. Kaya ang kanyang pangalan ay napalitan ng Ryan Carter Poston. Malinaw na napakahalaga ng pamilya para kay Ryan. Sa mga unang taon ng buhay ni Ryan ay nagpalipat-lipat sila ng tirahan. Nagsimula si Ryan na mag-aral sa Blessed Sacrament School sa Fort Mitchell, Kentucky at noong high school ay lumipat sila ng Pilipinas at nag-aral siya sa International School, Manila. Hindi natapos ni Ryan ang kanyang high school sa Pilipinas dahil muli silang lumipat ng tirahan sa Switzerland. Doon natapos ni Ryan ang kanyang high school sa International School of Geneva. Matapos ang high school ay muli silang bumalik ng Kentucky. Ipinagpatuloy ni Ryan ang pag-aaral ng kolehiyo sa Indiana University kung saan 3 subjects ang kanyang minajor. Ito ay ang History, Geography at Political Science. Sobrang proud ang kanyang mga magulang sa kanya. Sa katunayan, parating naglalaan ng oras ang kanyang ama na si Jay para kay Ryan. Pumupunta si Jay sa kondo ni Ryan upang ipaglinis at ipagplantsa ang kanyang binata. Matapos makagraduate ng college, nangarap si Ryan na maging isang abogado. Kaya't nag-enroll siya sa isang law school sa Salmon P. Chase College of Law sa Northern Kentucky University. Matapos makakuha ng law degree, nagtrabaho si Ryan bilang isang attorney sa Cincinnati noong 2009. Para kay Ryan, ang pagiging isang lawyer ay hindi para maging successful or para maging gateway iyon sa pagyaman, kundi isa itong paraan upang makatulong sa iba. Ayon sa ama ni Ryan, marami itong hinawakang mga kaso kung saan hindi siya kayang bayaran ng buo ng kanyang kliyente pero hindi ito tumigil upang tulungan ang mga taong ito. Ayon din sa malalapit na kaibigan ni Ryan, pinangarap ni Ryan na makapagpatakbo ng sariling law firm balang araw. Sa makatuwid, maraming plano si Ryan para sa kanyang kinabukasan.
Nakilala ni Ryan na nagpatibok sa kanyang puso at ito ay si Lauren Worley sa isang local bar. Si Lauren ay isang law student sa eskwelahan kung saan graduate si Ryan. Na love at first sight si Ryan kay Lauren at mabilis silang nagkapalagaya ng loob hanggang sa nagdesisyon silang mag-live-in matapos makahanap ng apartment. Nag-adopt din sila ng dalawang puppies. Marami sa kanilang mga kaibigan na nagsabing mauuwi sila sa kasalan, ngunit hindi na iyon nangyari. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan at nauwi sa hiwalayan noong taong 2011. Matapos ang breakup, nagsuggest ang step-cousin ni Ryan na si Carissa na makipag-usap si Ryan sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Shayna Hubers. Chinek niya ang mga pictures ni Shayna at agad naman itong nahumaling sa dalaga. Ang hindi alam ni Ryan ay ang maganda at sweet na babaeng iyon ang tatapos sa kanyang buhay. Si Shayna ay isang magandang babae. 19 years old ito ng panahong iyon at si Ryan naman ay 28 years old at napaka-good looking rin. Matapos i-add ni Ryan si Shayna bilang friend sa Facebook, nagsimula ang dalawang mag-usap at ang pag-uusap na ito ay nauwi sa dating. Ang unang pagkakataon na nakita sila ng personal ay noong 20th birthday ni Shayna noong April 8, 2011. Nagkita sila sa isang pub sa Lexington, Kentucky. Ayon sa mga kaibigan ni Poston, obsessed na si Shayna kay Ryan simula pa lamang nung una. Ayon din sa kanila, walang ibang pinapansin si Shayna sa kanilang lahat. Lahat ng energy ni Shayna ay nakatuon sa gwapong binata. Noong panahong iyon, tinatapos ni Shayna ang kanyang degree sa psychology sa University of Kentucky at nagpa-part-time bilang isang modelo. Nakatira si Shayna sa Lexington, Kentucky kung saan 80 miles ang layo sa kondo ni Ryan. Dahil bata at maganda si Shayna, sanay itong nakukuha ang lahat ng kanyang naisin. Matalinong bata si Shayna, membro siya ng choir at membro din ng isang acting class. Ang kwarto niya ay puno ng academic awards at mga parangal sa eskwelahan. Ayon sa mga kaibigan ni Shayna, very competitive ito at sinisikap di umano ni Shayna na maging magaling sa lahat ng bagay. Gusto ni Shayna na parating nananalo. Hirap si Shayna na tumanggap ng pagkatalo at dahil dito, maraming kaibigan din ang nagsabi na may obsessive traits din itong si Shayna. Medyo nahihirapan si Shayna na i-let go ang kanyang mga pagkatalo kaya madalas kapag siya ay heartbroken ay gumagawa ito ng mga eksena. Mabilis na nagkapalagay ng loob si Ryan at Shayna. Noong una ay maayos ang naging takbo ng kanilang relasyon, subalit habang dumaraan ang mga araw ay nagiging madalas ang hindi pagkakasunduan ng dalawa. Ayon kay Shayna, nagsimula ang kanilang pag-aaway dahil si Ryan di umano ay nagiging mainitin ang ulo at palaging galit sa kanya. Dinescribe din niya si Ryan na may pagka-emotional at minsan ay physically abusive din, bagay na pinabulaan na naman ng mga taong malalapit kay Ryan. Sa loob ng 18 months na relasyon ni Ryan at Shayna, si Shayna ay nakagraduate ng kolehiyo at nakakuha ng degree at marami itong mga academic awards. Matalinong estudyante si Shayna at mula pa noong high school ay talagang palaaral na ito at honor student. Subalit ang lahat ng achievements na ito ay nawala ng isang iglap dahil sa isang pangyayaring naganap noong 12 ng Oktubre, 2012. Maraming pagkakataon na nakikipaghiwalay na si Ryan kay Shayna, subalit hindi ito pumapayag. Ayon kay Shayna, ginawa niyang lahat para kay Ryan. Mula sa paglilinis ng kondo ni Ryan hanggang sa pagluluto ng pagkain nito. Naging obsessed si Shayna kay Ryan kaya kahit anong pakikipaghiwalay ni Ryan ay hindi ito pumapayag. Maraming beses na sinubukan ni Ryan na makipaghiwalay, ngunit tuwing iiyakan siya ni Shayna ay babawiin ni Ryan ang kanyang sinabi at magiging okay na ulit sila. Ilang buwan na ganoon ang sitwasyon nilang dalawa. Dumating ang punto na hindi na kayang magtiis pa ni Ryan sa pagiging obsessed sa kanya ni Shayna. Nag-text siya sa kanyang pinsan na si Carissa upang humingi ng saklolo. Sinabi ni Ryan sa isang text na 3 beses na di umanong pumapasok si Shayna sa kanyang kondo nang walang paalam at ayaw di umano nitong umalis, bordering on restraining order territory na di umano ang ginagawa ni Shayna. Dahil obsessed nga si Shayna kay Ryan, kung ano-anong kwento na rin ang ginawa ni Shayna tungkol kay Ryan. Emotionally abusive di umano si Ryan. May isang pagkakataon na naikwento ni Shayna sa kapitbahay ni Ryan na si Nikki Carnes
na sinabihan daw siya ni Ryan na overweight ito o kailangan niya magpapayat o kailangan niya ng boob job. Ngunit mariin naman itong pinabuluanan ng mga kaibigan ni Ryan ng higit 10 taon. Hindi ni minsan di umano nilang narinig na nagtaas ng boses si Ryan kay Shayna. Maayos ang pagpapalaki ng mga magulang ni Ryan sa kanya kaya hindi ito bababa sa level na mangiinsulto ito ng babae, lalong-lalo na ang sarili niyang girlfriend. Nagsimula ang lahat noong October 11, 2012. Mahilig manood ng debate si Ryan at noong gabing iyon ay nanood siya ng presidential debate sa bahay ng kanyang ina at stepdad. In-invite ni Ryan si Shayna upang makasama nilang manood at pagkatapos noon ay bumalik ang dalawa sa kondo ni Ryan at doon na nga nakipag-break si Ryan kay Shayna. Dahil doon, tumawag si Shayna sa kanyang ina bandang alas 3 ng umaga na nag-hysterical at galit na galit. Agad namang bumiyahe ang ina ni Shayna ng 2:20 para puntahan at makita ang anak sa kondo ni Ryan. Matapos magkita ang mag-ina ay agad ding umalis ang dalawa sa kondo ni Ryan. Kinabukasan, akala ni Ryan ay tapos na ang relasyon nila ni Shayna. Sa katunayan, gusto na niyang makamove on kaya't nag-schedule si Ryan ng isang date noong gabi ng October 12, 2012 kay Audrey Bolt. Si Audrey Bolt ay isang American beauty pageant title holder. Si Audrey ay ipinanganak at lumaki sa Batavia, Ohio. Siya ang former Miss Ohio at second runner-up sa Miss America noong 2012. Nagkakilala din sila ni Ryan via Facebook katulad ng kung paano sila nagsimula ni Shayna. Ngunit noong gabi ng kanilang pagkikita ay hindi dumating si Ryan sa bar kung saan naghihintay si Audrey. Nang parehas na araw pala ay tinext ni Shayna si Ryan. May sakit di umano siya at dinala siya sa ospital. Pero ang totoo, nasa bahay si Shayna at nag-google ng impormasyon tungkol sa high blood at heart disease. Makalipas ang ilang oras, bigla na lang sumulpot si Shayna sa kondo ni Ryan nang walang pasabi. 6 na putok ang pinakawalan ni Shayna. At nang gabing iyon din, isang tawag ang natanggap ng 911 mula kay Shayna Hubers na sinasabing napatay niya ang kanyang boyfriend in self-defense. Kilkenny 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense. What did you kill him with? A gun, a loaded gun in the house. Can you tell me where the gun is right now? A gun is in the house. I laid it on the bookshelf. Where are you? I'm standing about 10 feet from his dead body. Okay, are you sure that he is dead? Tumawag ng 911 si Shayna 15 minutes matapos niyang mabaril si Ryan. Sinabi ni Shayna sa operator na nabaril at napatay niya ang kanyang boyfriend in self-defense. Ang baril di umano na ginamit niya ay pagmamay-ari ni Ryan at inilipag niya ang baril sa ibabaw ng bookshelf. Habang nakikipag-usap sa operator, pahiyaw pang sinabi ni Shayna na nakatayo siya 10 feet ang layo mula sa wala ng buhay na katawan ni Ryan. Paulit-ulit niyang iginiit sa operator na hindi murder ang nangyari. Pumunta di umano siya sa kondo upang kuhanin ang kanyang gamit, ngunit binugbog di umano siya ni Ryan at binitbit palabas ng bahay. Si Ryan ang unang dumampot ng baril ayon kay Shayna. Nag-away sila at nakuha niya ang baril kaya pinapatukan niya si Ryan. Ang lahat ng mga detalyeng ito na sinabi ni Shayna sa 911 operator ang isa sa naging malakas na ebidensya sa trial. Sa kabuuan ay binaril ni Shayna ng 6 na beses si Ryan. Una ay sa kanang bahagi ng ulo nito. At nang tanungin ng 911 operator kung bakit patuloy niyang binaril si Ryan ay dahil nakita niya di umano na gumagalaw pa ito at gumagawa ng mga nakakatawang ingay. Alam niya di umano na mamamatay din si Ryan kaya binaril niya pa ito ng 1 beses. Sinabi pa ni Shayna na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang maghirap pa si Ryan. Dumating ang mga officer sa crime scene. Ayon sa kanila, iyon ang isa sa pinaka-brutal na crime scene na nakita nila. Nagkalat sa sahig ang mga dugo ni Ryan. Agad namang dinala si Shayna sa istasyon para sa iba pang katanungan. Ang lahat ng sinabi ni Shayna sa 911 ay taliwas sa lahat ng nakita ng mga opisyal sa crime scene. Sinabi ni Shayna's officers ang tungkol sa physical attack na na-experience niya kay Ryan, subalit nang makita ng mga officers ang crime scene ay wala namang indikasyon ng struggle.
Hindi nagalaw ang bookshelf kung saan sinasabi niyang ihinagis daw siya doon ni Ryan. Wala ding makikitang mga sugat sa katawan ni Shayna taliwas sa kanyang salaysay sa mga pulis. Nagbago rin ang kwento ni Shayna sa 911 officer na kanyang nakausap. Si Ryan di umano ang unang kumuha ng baril at inagaw niya lamang ito mula kay Ryan. Ngunit sa interrogation room ay binago niya ang kanyang istorya. Sinabi niya na siya ang kumuha ng baril sa ibabaw ng table ni Ryan. Sa makatuwid, ginugol ni Shayna ang kanyang oras sa interrogation room upang linisin ang kanyang pangalan. Na di umano ay siya ang biktima sa krimen at nagawa lamang niya iyon dahil sinasaktan siya ni Ryan. Habang nasa interrogation room, ipinahayag din ni Shayna ang kanyang pag-aalala na baka wala ng lalaki na magkaroon pa ng lakas ng loob na pakasalan siya dahil pinatay niya ang kanyang boyfriend in self-defense at kung ano na lang ang iisipin ng mga tao sa kanya. Sa isang punto, nagtanong din siya kung ano ba ang buhay sa kulungan at kung paano siya magsha-shower doon. Base sa interrogation footage ni Shayna, walang bakas ng kahit na anong pagsisisi sa kanyang mukha. Naging mas malinaw na walang nikatiting na pagsisisi sa katawan ni Shayna nang sabihin niya sa mga opisyal na walang kwentang tao si Ryan. Hindi rin niya alintana kung ano ang nararamdaman ng pamilyang naiwan ni Ryan. Karapat dapat lamang di umano kung ano ang nangyari kay Ryan dahil masama itong tao. Nang maiwan sa interrogation room na mag-isa si Shayna, ay nagsimula itong sumayaw at kumanta. Tumatawa pa ito at parang ipinagyayabang pa nito ang ginawa niya ng gabing iyon. Inaresto at nakasuhan si Shayna ng murder dahil sa pagkakapatay nito kay Ryan Carter Poston. Dahil bigo siyang makapagpiansa ng $1.5 million, nanatili si Shayna sa Campbell County Jail ng 2.5 taon hanggang magsimula ang trial. Nagsumit ang defense team ni Shayna ng not guilty plea noong January 26, 2013 at sa kabila ng pagsasabing siya ay inosente, maraming nakalap na ebidensya ang mga imbestigador na magpapatunay na hindi totoo lahat ng sinasabi ni Shayna. Ayon din sa mga mambabatas, si Shayna ay isang obsessive girlfriend na paulit-ulit na minamanipula si Ryan upang wag siya nitong iwanan. Maraming nakalap na ebidensya ang mga opisyal na nagpapatotoo na determinado talaga si Shayna na patayin si Ryan. Nireview ng mga otoridad ang cellphone ni Ryan at doon nakumpirma na ilang buwan nang obsessed si Shayna kay Ryan. Sa bawat isang sagot ni Ryan sa mga social media messages at text messages ni Shayna sa kanya, ay uulanin siya ng messages pabalik ni Shayna. Tinatayang mahigit 15,000 messages ang naipadala ni Shayna kay Ryan sa buong durasyon ng pangaharas nito kay Ryan. Base sa mga text messages ni Ryan kay Shayna, March pa lang ng parehas na taon ay nakikipaghiwalay na si Ryan sa dalaga. May isang text message si Ryan kay Shayna na pinapatigil na ni Ryan si Shayna sa kati-text sa kanya. Mayroon ding isang text message si Ryan na sinasabing pumapayag siya na sabihin ni Shayna na ang dalaga ang nakipaghiwalay kahit ang totoo naman ay si Ryan talaga ang gusto ng tumapos ng kanilang relasyon. Ngunit hindi pa rin tumigil sa kaka-text at katatawag si Shayna kay Ryan. Isang buwan matapos ang text message na iyon, muli na namang nag-text si Shayna. Sumagot naman si Ryan na ubos na ang pasensya niya kay Shayna. Doon na nga nag-message si Ryan sa kanyang pinsan at humihingi ng tulong dahil ayaw nga umalis ni Shayna sa kondo ni Ryan.
At kung hindi pa rin aalis si Shayna ay magagamit niya iyon na dahilan upang kumuha ng restraining order mula sa mga pulis upang makaiwas kay Shayna. Idinagdag pa ni Ryan na si Shayna ay nababaliw na. Ang stepfather naman ni Ryan ay sumalang din sa witness stand. Sinabi ng stepfather ni Ryan na noong gabi ng krimen, October 12, 2012, ay kinausap siya ni Ryan at nagpaplano ito na tapusin na lahat ng ugnayan nila ni Shayna, ngunit natatakot ito sa magiging reaksyon ng dalaga. Pinayuhan naman siya ng kanyang ama na siguruduhin na maayos ang kanilang paghihiwalay at ipaintinding mabuti kay Shayna ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. 10 days bago ang krimen, isang text message naman ang nakita ng mga pulis mula kay Shayna kung saan kausap ni Shayna ang kanyang kaibigan. Papunta di umano sila ni Ryan sa isang shooting range at gusto na lang niyang barilin si Ryan at palabasin na aksidente lamang ang lahat. Sinubukan ng defense team ni Shayna na palabasin na physically at mentally abused si Shayna. Uminom di umano si Ryan ng Xanax at Adderall ng gabi ng krimen. Isa sa toxicologist ng defense team ni Shayna ang nag-testify at nagkumpirma na ang kombinasyon ng mga gamot na iyon ay maaring magdulot ng violent outburst, subalit marami ang hindi naniwala sa testimonyang ito sapagkat hindi ganoong klaseng tao si Ryan. Tumistigo din ang kapitbahay ni Ryan na si Vernon at Doris West. Wala di umano silang narinig na pag-aaway o sigawan ng gabing iyon. Wala din silang narinig na ingay na may natutumbang mga gamit sa loob ng bahay ni Ryan. Ang tanging narinig nila ay ang unang 2 putok galing sa loob ng kondo ni Ryan at matapos ang ilang minuto ay nakarinig naman sila ng 4 na magkakasunod na putok. Habang nakakulong naman si Shayna ay naging malapit ito sa isa sa mga inmate. Ang inmate na ito ay tumistigo din sa korte. Inilahad ng inmate na umamin di umano sa kanya si Shayna na pinlano talaga niyang patayin si Ryan at nagpaplano pa itong gumamit ng battered wife defense upang makaligtas sa mga kasong kanyang kinakaharap. Nag-focus ang prosecution sa recorded interview ni Shayna ng gabi ng murder at base sa behavior ni Shayna ay tila proud pa ito sa kanyang ginawa. Base sa forensic evidences na tukoy ng mga investigador na tila palapit ng palapit si Shayna sa katawan ni Ryan sa bawat pagkalabit nito ng gatilyo. Sa 2 pagbaril ay bumagsak na si Ryan sa sahig, wala na itong kalaban-laban, ngunit patuloy pa rin sa pagbaril si Shayna. Matatandaan ding sinabi ni Shayna na maraming beses na patuloy niyang binaril si Ryan dahil ayaw niya itong makitang naghihirap pa. Subalit isang forensic expert mula New Jersey ang nag-testify na si Ryan ay buhay pa hanggang sa huling tama ng baril at kung tumawag agad si Shayna ng 911 matapos ang 2 tama ay posibleng makaligtas si Ryan sa tiyak na kamatayan. April 23, 2015 nang matapos ang trial at ilang oras lamang ay mayroon na agad konklusyon ang jury. Si Shayna Ubers ay nagkasala at napatunayang guilty sa pagpatay kay Ryan Poston at sa rekomendasyon ng jury, hinatulan siya ni Judge Fred Asin ng 40 years na pagkakakulong na may posibilidad ng parol after 20 years. Ayon sa judge, wala siyang nakitang ni katiting na pagsisisi sa mukha ni Shayna at hindi ni minsang humingi ito ng tawad sa pamilya ni Ryan. Isa din ito sa mga dahilan ng judge kung bakit hindi niya pinagbigyan ang hiling ng kampo ni Shayna na babaan ang kanyang sintensya. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng pamilya ni Ryan nang marinig nila ang hatol ng judge. Ayon sa kanila ay magkakaroon na ng closure at hustisya ang pagkamatay ni Ryan. Hindi di umano deserve ni Ryan kung ano ang nangyari sa kanya dahil isa itong napakabuting tao. Sobrang sakit dahil hindi na maibabalik ang buhay ni Ryan, ngunit kahit papaano ay matatahimik na ang kaluluwa ng kanilang namayapang kaanak. Isang taon matapos masintensyahan si Shayna, ay napag-alaman na nagsinungaling ang isa sa mga juror. Dati na pala itong nakasuhan at nakulong, ibig sabihin ay hindi na ito maaari pang magsilbi bilang miyembro ng jury. Dahil dito, muling nabuhay ang kaso at isa na namang paglilitis ang isinagawa. Pinag-aralang muli ng defense team ni Shayna ang kaso upang mapagaan ang hatol sa dalaga. Binago nila ang takbo ng kwento at sa 2 pagkakataon, ipinaglaban nilang extreme emotional disturbance ang nagtula kay Shayna upang patayin si Ryan.
Tinangka ng defense team ni Shayna na ibaba ang kaso from murder to manslaughter na maaaring magresulta ng mas mababang sintensya. Subalit bago ang retrial, umapila si Shayna na baguhin ang venue ng paglilitis. Nag-request ito na gawin ang trial sa labas ng Campbell County dahil nagkakaroon siya ng negative image mula sa mga balitang lumalabas sa telebisyon. Hindi di umano ito komportable na napakaraming kamera ang nakaabang sa kanila tuwing didinigin ang kanyang kaso sa korte. Naglabas din ang kampo ni Shayna ng isang petisyon na may 118 signatures na naglalayong ilipat ang venue, ngunit kalaunan ay napatunayan na ang mga pirmang iyon ay peke pala, kaya ibinasura lamang ng korte ang petisyong iyon ng kampo ni Shayna. Bago simulan ang retrial, nag-request si Shayna ng marriage license dahil na-inlove di umano ito sa isang inmate habang siya ay nasa kulungan. Ang lalaking ito ay si Richard McBee o mas kilala sa pangalang Unique Taylor, isang transgender woman at nakakulong naman dahil sa kaso ng pagnanakaw. Sa kulungan, karaniwan na ang request ng marriage license ay tumatagal lamang ng higit 7 araw para maaprubahan. Ngunit medyo nagtagal ang paglabas ng approval ng kay Shayna dahil marami ang naniniwala na palabas lamang iyon ng dalawa. Kalauna naman ay na-approve din ito at ikinasal ang dalawa noong June 7, 2 buwan bago magsimula ang pangalawang trial ni Shayna. Ngunit pagkatapos ng 7 buwan, nag-file ng divorce si Shayna. August 8, 2018, naganap ang retrial. Sinabi ng defense team ni Shayna na si Shayna ay dumaan sa extreme emotional disturbance at post-traumatic stress disorder. Idinagdag din nila na si Shayna ay biktima ng sexual abuse noong ito ay high school. Hindi di umano alam ni Shayna ang hitsura ng isang healthy relationship at hindi siya dapat sisihin kung paano niya tinrato si Ryan. Iginiit nila na ang masamang experience na iyon ni Shayna noong bata pa siya ay nagbigay kay Shayna ng PTSD na sinasabi nilang na-trigger sa loob ng 18 months na magkasama sila ni Ryan. Kahit na binago ng defense team ni Shayna ang approach sa kaso, mula physical to psychological approach, ay hindi nagbago ang pananaw at desisyon ng prosecution. Sa katunayan, lahat ng testimonya na pinresenta ng prosecution noong panahon ng retrial ay sapat ng ebidensya upang madiin si Shayna sa kaso. Dahil kung matatandaan, ang pangyayaring nakita sa crime scene ay hindi nagtutugma sa lahat ng sinabi ni Shayna. Isang psychologist din ang tumistigo at nagpaliwanag na si Shayna ay na-diagnosed with borderline personal disorder na nagkukumpirma sa mga mararahas na reaksyon ni Shayna sa mga pangyayari. Sa bandang huli, si Shayna ay napatunayang nagkasala ng murder sa pangalawang pagkakataon. Ang pangalawang trial ay tumagal ng 16 na araw at kagaya ng naunang trial, ang jury ay inabot lamang ng ilang oras upang magkaroon ng verdict. At sa pagkakataong iyon, si Shayna ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ni Judge Daniel Zella, alinsunod na din sa rekomendasyon ng jury. Nakiusap naman ang defense team ng 20 years para ma-rehab si Shayna upang kahit papaano ay maging produktibong miyembro ito ng society, ngunit sinabi ng prosecution na hindi na iyon kailangan. Si Shayna ay makukulong ng habang buhay at magkakaroon lamang ng tsansa sa parol makalipas ang 20 taon. Muling nagkaroon ng relief ang pamilya ni Ryan, subalit walang amount ng jail time o hustisya ang makapagpapabalik kay Ryan at makakapagpagaling sa mga sugat na naranasan nila sa buong prosesong iyon. Kahit na nasintensyahan na si Shayna, ay wala pa ring mga salita ang makapagpapaliwanag kung gaano kasakit ang nangyari sa kanilang pamilya. Maaaring ang pangalawang paglilitis ay nagbigay ng mas mahabang sintensya kay Shayna, ngunit isa ulit itong alaala na kailanman ay hindi na nila makakasama pa si Ryan. Nagsalita ang ama ni Ryan na si Jay nang matapos ang trial. Binanggit nito kung gaano kahirap ang pinagdaanan nilang pamilya. Noong mga panahon na wala si Ryan at kung paano matatapos ang yugtong iyon ng kanilang buhay. Kinailangan din niyang gumugol ng ilang linggo upang linisin ang dugo ni Ryan sa loob ng kanyang kondo, isang napakasakit na parte ng kanyang buhay. Minsan, nahihiga di umano siya sa kama ni Ryan at isinusuot ang mga damit at trilo ng kanyang anak upang maramdaman niyang nandyan pa rin si Ryan kasama nila.
Ang aso naman ni Ryan na si Oliver ay nasa pangangalaga ng ama niyang si Jay. Itinuring nilang isang mahalagang bahagi ng pamilya nila si Oliver dahil nararamdaman nilang kasama pa rin nila si Ryan sa presensya ng asong si Oliver.